Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat kay Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So matapos nga pong ilabas ng official announcement kahapon na kasado na ang bakbakan sa pagitan ng current undisputed super bantamweight world champion na Oya Inoue at ng former world champion na bata ni Sean Gibbons na si TJ Doheny na nakatakdang ganapin sa September 3 sa Japan, ay naiwan nga pong dismayado ang maraming boxing fans gawa ng masyado umanong mismatch si Doheny kay Inoue. Kaya naman dahil dyan ay inuulan ngayon ng batikos ang binansagang halimaw ng Japan. Alam naman po kasi nating lahat na bilang isa sa top pound for pound fighters ngayon sa buong mundo at bilang 2023 Fighter of the Year ay maliwanag talaga na malayong malayo ang level ni Doheny kay Inoue. Maging ang mature boxing promoter Eddie Hearn ay hindi maiwasang ilabas ang kanyang pagkakadismaya sa balitang ito. Ayon sa latest interview kay Hearn, ay sinabi po nitong isang malaking disappointment umano para sa sports ng boxing ang ginawang desisyon ni Inoue na labanan si Doheny. Hindi naman daw sa binabastos at binabaliwala niya ang abilidad ni Doheny sa ibabaw ng lona. Subalit sadyang napakalaking mismatch daw talaga ng laban na ito pabor kay Inoue. Hindi niya daw maintindihan at lubos na maisip kung ano ang dahilan ni Inoue at maging ang buong kampo nito kung bakit mas piniling harapin ni Inoue si Doheny kesa sa mandatory challenger niyang si former Unified Super Bantamweight World Champion Borjan Akmadaliyev. Ayaw niya naman umanong isipin na iniiwasan at natatakot si Inoue kay Akmadaliyev kasi isa daw talaga si Inoue sa pinakamagaling na boksingero ngayon sa buong mundo. Subalit sa pinapakita daw nito ngayon ay mukhang umiiwas daw talaga ito kay Akmadaliyev. Bukod kay Inoue ay isa pang former pound for pound king at current undisputed world champion na si Canelo Alvarez, ang ginagawa ay katulad din kay Inoue, kung saan lalaban din sa isang malaking mismatch pabor sa kanya. Ito po ay dahil malaki din ang posibilidad na ang pambato ng United Kingdom na si Chris Eubank Jr. ang sunod na lalabanan ni Canelo sa buwan ng September. Wala din pong pag-asang manalo si Eubank kay Canelo, kaya naman dismayado din ang mga fans sa balitang ito. Ayon sa mga fans ay ito umanong ginagawa ngayon ni Inoue at Canelo na pumipili ng mga kalaban na halos wala naman sa kanilang level ay ang siyang sumisira sa imahe ng boxing at nagbibigay ng dahilan kung bakit lumalayo ang mga fans sa sports na ito. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagbanta na din nga po ang current undefeated WBC Bantamweight World Champion Junto Nakatani na makakasaksi umano tayo ng isang matinding knockout na panalo sa kanya sa Sabado dahil knockout daw talaga ang plano niyang gawin sa ating pambato na si World Title Challenger Vincent Astrolabio sa gabi ng kanilang bakbakan. Ito po ay matapos magbanta ni Astrolabio na ina-knockout niya umano ang hapon at na may secret advice na ibinigay sa kanya ang ating pambansang kamaumani Pacquiao upang maipatikim kay Nakatani ang kauna-unahang talo nito sa kanyang buong professional boxing career. Kaya abangan po talaga natin ang laban nilang dalawa sa Sabado. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.